mag-iisa, ang buktong at buhay na Diyos na buhay ng Kristo ang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Father Lahi at sa pangalan ni Elder Ben. Happy Sabbath po mga kapatid. Mga kaibigan at mga kapatid, alam natin na simula pa ay ang Bible ang ating patutunan ng katotohanan tungkol sa ating pananampalataya sa bukto at buhay ng Diyos na buhay ng Kristo ang makapangyarihan. Pagkat kaya ito ipinigay sa atin at dadala ng Diyos na mga Diyos ay para lalo tayong lumawak ang ating kaalaman at isipan. Bukol sa kanyang walang kapantay na pag-ibig, sa kanyang mga anak, lalo sa kanyang mga pinili at kumita. Ito po ang love letter sa atin ng buktong at ay ng Diyos, Panginoon sa Kristo ang makapangyarihan sa lahat ang Bible. Hindi po kong magsasawang pilipin. Mga kapatid, tandaan po ninyo, ang Bible po ang ating vitamin sa ating puso. Bakit po? Isipin po ninyo, pag tayo may mga problema, pag tumawag tayo sa buktong at buhay na Diyos, tulong sa God, agad na inibibig. Pag tayo po may mga karamdaman, patahin lang po natin ang power ID, power passport, babat tayo sa baso at ating simin, ang mga salita po ngayon pala ay papuri sa buktong at Diyos, agad po tayong sumatay. Kaya po ang Bible ang ating taligan at ang ating pinagkulaan. Ito po ang vitamina ng ating puso at pagpapas. At ito po ay lagi natin pinakikinabangan. Pansinin po ninyo mga kapatid, sa lahat sa atin ay paalala ng Bible, mga babala, sa malwilihin sa katuputanan, at paalala sa mga nagkakamali, institusyon sa buhay, sa mga taong mababaw ang katwira, sa mga taong mababaw ang pagmamahal sa bukto. Kaya lahat ng nakasulat dito ay at may kautosan sa mga tao at sa mabubuting tao at sa mga gustong magpakabuti. At ito dapat isipin lagi ng kanyang mga hinirang, ng kanyang mga anak. Ito po tayo sa Juan 3:18. Hindi inahatulang maparusahan ang nananampalataya sa Diyos. Ngunit pinahatulan na maparusahan ang hindi matampalataya sa Kanya. Pinatulan sila pagkat na parito ang sanglibutan ang ilaw. Ngunit inibig pa ng mga tao ang bitib kay saliwanan. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw. At ang hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga masasamang gawa. Ngunit namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, mahahayag na ang kanilang mga ginaway parang panay pagsunod sa Diyos. 1:5-24, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita ay nananalig sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi siya hahatulan, kundi ililipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tanda ninyo, darating ang panahon, ngayon nga, nananalig na ng mga patay ang tinig ng Diyos at ang makakarinig sa kanya ay mabubuhay. Huwag niyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na narinig na ng mga patay ang tinig ng buktong at buhay na Diyos na panagkristong makapangitan sa lahat. At sila'y mabubuhay at lalabas sa kanaliligingan. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At lahat ng gumagawa ng masama ay paparusa. Dito po sa Marcos 1:74, sinasabi ko sa iyo, ano man ang hingin ninyo sa panalangin ay manalig lang kayo, siyak na inyong matatanggap. Matatanggap po ninyo iyon, mga kapatid. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman kayo ng ipapag na sa langit. Inyong pagkakasala, yung mga pagkakasala ang nagagawa. Ngunit kung di kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amak na sa langit. Tulo
kapatid, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matipid. Magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo. At kung may hinanakit sa isa't isa, patawarin ninyo kayo pagkat pinatawarin ninyo siya pagkat pinatawad kayo ng Diyos. At higit sa lahat, magbigyan kayo pagkat ito ang ganap na pagkakaisa. At pagharin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, ang kalooban, at tulad ng bugtong at buhay na Diyos na Panginoong ang makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. May pasasalamat kayong, magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay kanin inyong mabuti sa isipin at kalooban. Magpaalalahanan at magturoan kayo ng buong kaalaman. Bawit kayo ng mga salmo, himno, mga awiting espiritual na may pasasalamat sa bukto at may na Diyos na Kristo makapagdian sa lahat. At ano man ang gagawin ninyo, maging sa salita o gawa, gawin yung lahat sa pangalan ng buktong at buhay na Diyos na Panginoong Kristong makapagdahan sa lahat. Sa pamagitan niya ay may papasalamat, magpasalamat tayo lagi sa Diyos ng mga Diyos. Kaya mga kaibig at mga kapatid, lagi ko pong inuulit-ulit at hindi po ako magsasawa lagi ng pinag-ibig. Na lagi tayong magpasalamat sa buktong at buhay na Diyos na Panginoong Kristong makapagdahan sa lahat. At tumating sa buhay natin, Father Duffy, Michael Decker, ngayon ay si Brother Will, nakatakot-takot ang pagsubok at nagdadaan. Sa kabutihan ng kanyang kalooban, kahit po ang dami ng pagsubok na nagdidipulos ng matatag, matapang, nagpapakumbaba para sa atin, para tayo po ay laging magkakasama hanggang dulo. Napakabuting tao po ni Brother Will. Pagkat siya po ang pinili, muling pinili ng bugto at buhay na Diyos para makasama natin sa pagpapalaganap ng kanyang banal na salita. Kaya po mga kapatid, lagi po tayong manalangin na papanahon natin. Sa mga pakaraming pagsubok na itong dumadating sa ating buhay, ang buong daigdig natin. Buong daigdig, makaramdam na pagsubok. Ang kalipitan ay mga pagkakas. Kaya po tayo laging magpasalamat. Napakarami lang namatay. Napakarami lang business ang bumagsak. Napakarami lang natuputo. Ngunit pagmasamputin. Kahit isa man, wala kayong mapabalitaan ng mga tapat, malingkot, ng buktong at buhay na Diyos ay napabayang. Pagkatapat ang nangakasahan. Kaya po tayo magkakapatid, laging magmahalan sa mga buhay, laging magtulungan, laging nating unawain ang nangyayat. Lagi po tayong magsumasama. Lagi po tayong magmahalan. At lagi nating mahalin si Brother Wed. At lagi nating tulungan. Ito po ang panggantang balita sa araw na ito. Maraming maraming salamat.